Hi mga ka-farm, ang ganda ng candle ni Miss Market today. Solid green. Tapos na kaya siyang gumawa ng higher low niya na nagsasabing tuloy na ang bull run ng ating index. Dalawa ang nag-breakout sa ating top 5 picks today. Check natin sila at ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. Explain kayo dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay ang mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. Breakouts, meron tayong dalawa kanina, si EEI at si Del M. Check natin si EEI. So malakas yung break ni EEI kanina, maganda yung volume niya, tapos yung RSI niya nasa 73 na. So pasok sa criteria natin si EEI. So, ilang araw na consolidation to? From December 1. So, 3 months. Ito yung plan natin kay EEI. Buy tayo after niya mag-breakout. 8.21. Breakout level niya, 8.20. TP natin, 8.89. So, saan natin nakuha yan? Dito sa ilalim ng mga candles na to. Possible gain, 8.03. Cut loss natin. So, i-adjust na natin itong ating cut loss. Check natin dun sa ating trade plan calculator. EEI. Current price niya. 8.68. So, ito na i-stop natin. 8.41. Gumagawa tayo na itong stop para kung sakaling bumaba man yung price niya, hindi na tayo nagko-compute kung saan tayo magbibenta. 4% to ng current price niya. Ito na yung bago nating stop, 8.41. So maganda tong chart ni EEI. So, mukhang may continuation pa to bukas. Makikita nyo yung MA20 tsaka yung MA50. Mukhang nag-cross na sa uli sila. So, balik na siya sa kanyang AOTS state or yung ating indicator na uptrend na ulit yung stock na to. Okay, yan si EEI. Next natin, si Del M. Si Del M, walang masyadong movement. Pero umangat pa din siya dun sa ating breakout level. So, ang bin-breakout ni Del M yung ating swing box. Kita niyo yung swing box natin. Ito yung swing box natin. Tapos nag-breakout siya nung kahapon. Tapos may continuation siya kanina. Kaso maliit lang, plus 33% gain. Pero tignan pa din natin. Volume niya below average. RSI nasa 61. Tignan natin kung mag-continue pa ito si Del M bukas. Buy natin. So ito yung breakout level natin dito. 9.10. Bibili tayo 9.11. Possible TP. 10. Cut loss natin. Yung cut loss hindi na natin babaguhin kasi konti lang yung tinaas niya. 8.83. So, ito yung option nyo. Umabot siya dito sa kanyang cut loss or kung babalik yung price niya dito sa ating swing box. Okay, yan si Del M.
Doon tayo sa ating top 5 picks para bukas, Wednesday, February 17. Dito, Gio, si Aji, tsaka si Ace N. Check natin si Dito. Si Dito, kaya bumalik to sa atin. Breakout sa all-time high niya. So, ito uli yung all-time high niya. 18.14. So, yung price niya malapit na uli doon. Kaya bumalik siya sa ating top 5 picks. Okay, ito yung unang pasok natin kay Dito. Actually, si Dito, matagal na natin tinitrade to. Kasi nga, nag-a-uptrend na siya. Pero ito yung huling box niya. Tapos nag all-time high na siya after itong box na to. Alam ko, dito na, banda dito na yung all-time high niya. Dito, gagawa na naman siya uli ng bagong all-time high. Ito na yung ating breakout level, yung all-time high niya. 18.12. So, 18.12 yung ating breakout level. Buy tayo after niya mag-breakout. 18.13. Ito yung mga gusto natin, yung mga all-time highs na stock. So, kung all-time high to si Dito, kukuhain natin yung kanyang 10% TP dun sa ating trade plan calculator. Dito. Cut loss yung nakuha natin muna. Unahin pala natin yung cut loss. 17.57. So, 10% TP natin. Banda dito. Yan. Possible TP natin, 20.20. Yan yung plan natin kay Dito. Volume niya kanina, below average. RSI niya nasa 77. So, malayo pa siya dun sa kanyang RSI resistance. Itong 93. Okay, yan si Dito. Next natin. So, si Dito, all-time high breakout. Gio. Si Gio bumalik sa ating top 5 picks. Kanina gumagalaw si Gio, kaso nga lang kulang yata sa volume. So 284 trades. Ito yung iniaabangan ko kaninang gumalaw, kaso nga lang hindi siya nagtuloy-tuloy. So, makikita nyo guys, nag-breakout na to pero hindi ako bumili dyan. Hinihintay ko siya mag-parabolic talaga. Walang volume. Kanina, RSI nasa 74. Parabolic level na yung ating RSI. Hintay na lang natin mag-breakout to tsaka mag-volume. So, yung pa din plan natin kay Gio. Buy tayo after niya mag-breakout. 0.56. TP natin, 0.60. Saan natin ginawa yan? So, dito sa tapak ng mga candles na to. Possible gain, 9.05%. Tapos ang cut loss natin, 0.54. Hindi natin mag-breakout to sa Gio bukas. So, next natin, si C. So,
So, ayun. Kita niyo yung volume ni C, guys. Very significant. RSI niya nasa 66.72. Gawin natin ang box C. C. Yung price niya nasa breakout level na din. Actually, si C, binabantayan ko din siya kanina. Kaso lang nag-ano yung price niya eh. Bumabalik-balik doon sa box. Kaya bala ko i-trade ng end of day. Kaso nga lang, naunahan siya ni Green. Si Green kasi confirm na yung momentum. Kaya yun na-trade ko. Tignan natin yung plan natin kay C. Breakout level natin. 0.2850. Bibili tayo. 0.29. Possible TP natin kay Z. Check natin tong candles dito or dito. Try natin ito, guys. So, ito. Puro resistance siya dito niyan. Itong mga candles na ito. Possible gain. ¥23. Possible TP natin. 0.35. Ang cut loss natin kay C. Pwede na to, guys. Ano, 0.28. Kung by 0.0050 yung angat niya. Cut loss 0.28. So, yun nga, guys, yung kanyang volume, ayun, laki. Above average. So, very significant yung volume niya kanina. RSI niya nasa 66. So, kung magbe-breakout to, hinahinay lang sa pagbili. Kasi hindi na niya nakuha yung mga criterias natin. So, kung ako, pagka-breakout, bili ng konti, tapos hintay. Pag EOD, baka magdagdag na lang ako. Okay, yan si C. Next natin, si Aji. Si Aji bumalik na uli sa ating top 5 picks. Si Aji palagi nagpaparamdam kung na malapit na mag-breakout. Ayaw naman mag-breakout. Check natin ulit yung plan natin kay Aji. Buy tayo after niya mag-breakout. Breakout level natin. 11.06. Bibili tayo 11.08. After niya mag-breakout. TP 11.91. Tingnan natin kung saan natin nakuha yung TP natin. So dito sa mga candles na to. Possible gain, 7.55. Cut loss natin, 10.74. 4% cut loss. Nakuha natin yan sa ating trade plan calculator. Volume kanina ni Aji. Below average pa din. RSI niya, nasa 62. Kung mag-breakout siya, wala pang above 70 yung RSI niya. Small allocation lang din tayo kay Aji. So, add-add na lang tayo. Kunyari, may na-break pa siya uling resistance or nag-deep ng konti, dun tayo magdadagdag. Ayan si Aji. Last natin, si ACN. Si ACN, swing naman. Swing trade naman natin sa ACN. Andun pa din siya sa loob ng
Farm Boss swing box natin. Pero lumalapit na siya dun sa kanyang breakout level. So breakout level natin dito 7.96. Buy tayo after niya mag-breakout 7.97. Possible TP natin yung taas ng ating big box 9.41. And then yung cut loss natin nakuha natin sa ating trade plan calculator 7.72. Volume niya kanina below average, RSI niya nasa 59.50. Kung mag-breakout dito sa ating swing box si Ace N, small allocation lang din tayo guys. Yan yung ating top 5 picks para bukas Wednesday, February 17. Kung meron tayong mga FYI stocks ngayon, si Prime, Green, tsaka si FPI. Check natin si Prime. Si Prime, ganda pa din ang volume niya, RSI niya nasa 86 na. Yan na ba yung pinakamataas na RSI ni Prime? May mas mataas pa, 92. Ito, itong part na to, makita niyo yung yan yung kanyang resistance ngayon. RSI niya today 86.70. Kaya nilagay natin sa FYI stocks si Prime. Tingnan niyo yung volume niya. Ito na yung tinitingnan natin kay Prime. Itong body ng candles na to, or itong body ng candle na to, itong green candle, or itong taas ng wick nitong red candle. Ilan to? 1.98. So 1.98 to dapat. Yan, 1.98. So, yun yung tinitingnan natin kay Prime. Pero matagal pa, guys. So, ito yung box niya. Na-breakout niya kanina. Medyo matagal na box to. Matagal na consolidation. Niya. So nag-breakout na yung price niya kanina doon. Mas pwede pa kayong mag-gain hanggang maabot niya tong long time resistance niya. From ano pa tayo? July 2019. Ayan, si Prime. Ang ganda ng volume. Ang ganda na din yung RSI. Tingnan natin kung may continuation pa si Prime bukas. So guys, itong mga ganito, medyo mataas yung mga ginagalaw niya. 38% tsaka 22%. Wait, nilagay pala natin sa day. Ito, medyo mataas yung mga ginagalaw niya. 22%, 8%, 18%. So ingat-ingat dito. May itatrade nyo itong si Prime. Pwede kayo magpumasok sa intraday or hintayin nyo siya mag-consolidate ng konti bago kayo pumasok. Okay, yan si Prime. Ito sa ating mga FYI stocks. Si Green. Ito si Green, tingin ko may continuation pa. Maganda yung binasag niya nung kanina. Long time resistance yung binasag nito ni Green kanina eh. So, nasa day tayo. Daytime frame. Ito, from Feb 2019, yan ay pinakamataas niyang nakuha mula nung 2008. Yan ito, 2008 pa to guys. Kasi ito, 2019. Maganda yung binasag niya na resistance. Kaya tingin ko may continuation pa ito bukas. So ito yung plan natin kay Green. So nag-breakout siya dun kanina. Or nag-breakout na ito kahapon sa atin, alam ko eh. Check na natin ulit guys.
day. Yun. Nalilito na ako sa aking time frame. Kaya kahapon nag-breakout siya. Kaso nga lang yung long time resistance niya, hindi niya na-break. Ito. From 2019. So kanina na-break niya yon. 3.54. Kaso ako, nakapasok naman ako. Medyo mataas na. 3.80. So medyo late ako ng pasok dito. So yung mga nagtatanong, paano ba kung yung price ng isang stock, kung mataas na yung nilampas niya doon sa kanyang Darvas box, kung bumibili pa ako, yes, bumibili pa talaga ako. Depende sa momentum ng stock. So ito si Green. Nakita niyo siya, pasok sa ating criteria. AOTS, huge volume, RSI niya nasa parabolic level. So kaya bumili ko dito. Ang entry ko dito kanina, intraday. 5 minute chart. Ito, gawa ka ng box. 5 minute chart. So medyo late yung entry ko. Breakout, dapat nag-entry na ako dito sa 75, pero nakapasok na ako sa 3.80. Yung problema, mabagal lang kamay kanina. Yan, 3.80 na ako nakapasok. Tapos nag-consolidate na siya doon sa bandang area na yon. So ready na din ako mag cutloss kanina dito eh, nung bumalik to sa box eh. Pero hindi siya nag-stay dyan. May nagpaangat ng price, naging doji candle pa. Sa yun, nung bandang end of day, tumaas na yung price niya. So may mga 3% pa ako ngayon dito. Tingnan natin yung continuation niya bukas kung meron. Pag meron, yun, yung gusto natin, mga momentum stocks. Confirm na yung momentum nito kung mag-green pa siya uli bukas. Kaya, intraday ang pasok ko, guys. Ganun pa din, box system pa din. Kailangan breakout sa box. Okay, yan si Green. Isa sa ating mga FYIO stock. Next natin si FPI. Itong mga stock na to, yung mga gusto natin, yung mga malalaki yung pinapakitang volume. Makikita nyo to si FPI. So, very significant yung volume niya din. RSI niya sa 62. Kung gagawin ko ito ng box, ito yung ating box dyan. Kung di man siya mag-breakout bukas, babantayan ko na to kasi ito malaki nga yung volume niya. Kung may magte-take profit pa uli bukas, kasi tingnan natin na guys. Hindi ko alam ba't nagbentahan dito. Hindi mo alam kung meron siyang mga long time effect ng mga player dito or mga trader dito. Baka ito. And iba dito siguro. May mga effect na nagbenta. So kung magpapalit ngayon yung mga stock position, mga bagong player na to. Tingnan natin kung mag-breakout pa siya bukas or magko-consolidate muna. Pero nasa radar na natin to si FPI. Kasi gumawa siya malaking volume. Okay? Yan ang ating mga FYIO stocks. Quote na tayo. I'm not in competition with anybody but myself. My goal is to beat my last performance, sabi ni Celine Dion. Yan guys, tayo mga traders. Wala tayong kakompete dito sa ating trading, kundi ang sarili natin. Kailangan yung improvement sa ating manggagaling, hindi manggagaling sa ibang tao. Siyempre, makikinig tayo sa mga gustong magturo sa atin, pero yung huling salita, tayo din. Kung sino yung mga papakinggan natin, kung paano natin i-improve yung mga tinuturo sa ating mga system, nasa sa atin din yun. Kailangan bukas, mas magaling ka sa performance mo today. Yo guys, sana may natutunan kayo today.
Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo kapag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.